Mayong buntag sa tanan. So we are here right now sa loob ng sasakyan ni Gino TV. Pinapaandar ko, pinapakondisyon ko kasi nga nasa Pilipinas sila, on vacation sila. So maaga kami gumising ngayon kasi we are going to have our walking with Carol and Tyler. So while waiting for them, pinapaandar ko na po yung sasakyan. So maya maya nandyan na rin yan sila. So samahan nyo kami sa aming walking, guys. Nasa sasakyan na sila. Tara na. Okay. So we just arrived here, guys, sa Flag Park to have our morning walk. Medyo ano naman, hindi naman mainit nga, no? Fresh naman, mahangin naman siya. So ito na po yung mga flags, guys. So yung mga flags na yan, lahat ng mga expats dito sa Qatar, nandyan din po yung mga flags. Kuya Tyler is at the back. May nagtatanong po pala, guys, kung anong work namin dito sa Qatar. Actually, I and Carol are both teachers sa isang Philippine school overseas, which is ang Philippine School Doha. So, bakit Qatar at bakit tumagal kami dito ng ganun katagal? Actually, galing kami sa Thailand, teachers din kami doon for 10 years. And then last 2014, in-invite kami ng kapatid ni Carol dito sa Qatar, and din nagustuhan din naman namin. And then we were able to learn the same teaching job dito sa Qatar, kaya we stayed. And ano ang maganda dito sa Qatar, guys, is that tax-free ang salary. Nag-alarm. So tax-free. So walang tax ang mga tao dito, yung mga nag-work, especially yung mga expats. And then okay din naman ang salary rate sa mga teachers. And what is good, magkasama kaming dalawa ni Carol sa isang school. And at the same time, kasama din namin ang aming anak si Tyler. Actually, dumating kami dito sa Qatar, grade 2 pa lang si Tyler. Now sa opening, mag-grade 12 na siya sa senior high school. And then another, aside sa maganda ang salary rate, aside sa tax-free, another reason din is that yung healthcare nila diria sa Qatar. Napakaganda din naman ang healthcare sa Qatar. So may mga public insurances, meron din kaming private insurance sa aming employer. And then maliit lang siya na Qatar, nalilibot mo lang siya. And then maraming ano, basta maraming benefits din naman dito. And another thing is that dahil under kami sa Philippine School Overseas, kung ano yung holiday sa Philippines, holiday din sa school namin. Kung ano yung holiday dito sa Qatar, holiday din namin. Kasi under kami ng DepEd, under din kami ng Ministry of Education dito sa Qatar. So, dalawa ang aming holiday. And dahil teachers din kami, syempre, may 2 months kami na vacation. No. So 2 months vacation, that is with pay.
Then aside from that, ano din, may vacation din kami sa December. So, yan ang mga nagustuhan namin dito sa Qatar. Pero marami pa. There are so many reasons why we stayed here longer. Na kadalawang ikot namin ni Carol o ni Tyler, guys. So, medyo nag-start na ang pawis. Enjoy nyo muna yung surroundings, guys, sa among giwalkingan. Actually, seaside din siya. Ayan. While walking, guys, narating namin tong Bucks Park. Actually, galing sa Flag Park, sa Old Doha Port na park, hanggang narating namin itong Bucks Park. So, it's made up of cargo boxes with different colors. So, magkatabi-tabi lang kasi itong tatlo, guys, yung Flag Park, yung Old Port na park, at saka itong boxes. Naghahanap kami ng karak tea. So sana may mahanap kami dito, sana may bukas kasi maaga pa. Success. Kuya Tyler was right na may open na tea time dito sa Bucks Park. So ito po yung pambansang tsaa dito sa Qatar. Okay. So this is 2 riyals yung small. So convert to convert to peso, this is around 32 pesos. So enjoy na, guys, papauwi na rin kami. So thank you for watching. Sa hindi pa naka-subscribe dyan sa aming channel, sana ma-subscribe nyo rin kami. Cheers! Cheers. Bye-bye, guys. Thank you for watching. God bless us all.